Hindi lang masakit sa mata, posible pang literal na makasakit ang mga salasalabat na kable. Sa Valenzuela, meron ang sumabit umano sa ganyan. Ang tugon ng lokal na pamahalaan, tinutukan ni June Veneracion. Kadalasan nasa itaas, pero minsan bumababa. Umiikot-ikot at nagkabuhol-buhol na. Yan ang mga masakit sa mata na spaghetti wires o yung mga salasalabat na kable sa mga poste. Sa dami ng mga magkakapatong na kawad ng kuryente, telepono, internet at iba pa, sino ba naman ang hindi makakapansin sa mga ito? Talagang wala sayos, basta balibag lang sila ng balibag. Basta may kabit lang nila. Masarap talaga spaghetti. Ayan, hindi yan masarap. Ano, pangit. Bukod sa pangit sa paningin, delikado rin. Sa Valenzuela, isang rider pa ang sumabit umano sa mga kable at na-aksidente. Gabi ng sarig mo motor, no? Pumulupot sa leeg niya. So, luckily, buhay naman siya. Ang insidente yun ang nag-imit siya para maging aktibo ang LGU sa paglilinis sa mga spaghetti wires. Inobliga nito ang mga telco at internet provider na maglaan ng mga tauhan para sa paglilinis 3 beses kada linggo. Kung hindi ho nila naayos yung kable na yon, at lalong-lalo na kung may na-aksidente, bibigyan natin ng malaking penalty po itong utility companies natin. Pero may isa pang panganib na dala ang spaghetti wires. Ang panganib siguro niyan is pagka merong natalupan na kawad, sigurado, sunog lahat yun. At pwede rin mag-cause ng sunog. Balak na ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na maglabas ng kautusan para sa mas mahigpit na pagpapatupad sa maayos sa paglalatag ng mga kable. Ang ibang LGU, dati na rin naglabas ng mga kautusan para maghigpit laban sa spaghetti wires, tulad ng Quezon City, San Juan at Cebu City. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.